Good morning, brothers and sisters. Welcome to Lilo Church of Christ Digital Ministry. Isn't it great to start the day with the Word of God? Be filled with this reminder of peace, hope, and love by listening to our morning devotion from Monday to Friday at 5 a.m. Have a great day! Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. Dadako na po muli tayo sa ating morning devotion. Bago po tayo magsimula, ako po muli si ako po si Rod Cyrus Rosella. Ayan, bago po tayo magsimula, tayo po muna ay manalangin. Ama naming Diyos, Diyos na makapangyari sa lahat, Lord. Salamat muli sa oras na pinagkaloob niyo po sa bawat isa para makapakinig ng inyong mga salita. Nawa lahat na aming matutunan ay may apply namin sa aming mga buhay. Kaya nang mag-iingat sa amin hanggang matapos ang devotion na ito, Lord. Kaya bahala. In Jesus' name we pray, Amen. Ayan, devotion natin ngayon is about Great Commission na matatagpuan natin sa Matthew 28:19-20. Basahin po natin. Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and lo, I am with you always to the close of the age. Ayan. Itong Great Commission, karamihan naman sa atin is familiar na about Great Commission, na kung saan sinasabi dito na inutusan tayo ng Panginoon upang ituro yung mga salita niya at ipakilala si Kristo at bautismuhan yung ibang tao na hindi pa nakakakilala kay Kristo. Pero ang tanong, mga kapatid, nagagawa ba natin yung inuto sa atin ng Panginoon? Naipamahagi ba natin si Kristo sa iba? Kasi lahat tayong mga pinili, mga tinawag at piniling manampalataya kay Kristo, we are all preachers of the gospel. Lahat tayo. Tayo yung mga naatasan na ipamahagi yung salita ng Panginoon. At pagsimulan ng magandang balita na dala ni Kristo. Tayo mga Kristiyano, we spread the good news through our life. Kaya dapat bilang mga alagad ni Kristo, dapat nakikita sa buhay natin na meron tayong Kristo na pinamumuhay. Kasi sabi nga, our life and lifestyle speaks louder than our mouth. Kahit magsalita ka ng magsalita dyan na magagandang bagay, kung di naman nakikita dun sa mga ginagawa mo o hindi mo ina-apply yung mga sinasabi mo, walang mangyayari. Kasi we can't give what we don't have. Di natin mapaparamdam sa iba yung saya na merong Kristo ka sa buhay mo. Kung tayo mismo hindi natin panararamdaman yung tunay na saya na merong Kristo sa buhay natin. Dapat magsimula muna tayo dun sa sarili natin. Kasi di natin masusunod yung utos ni Kristo na ituro siya at turuan yung iba kung tayo mismo hindi pa natin kilala yung tinuturo natin. Hindi pa natin talaga kilala si Kristo. Na sino ba si Kristo? Kaya, we should know Jesus through our devotion. Lagi tayo mag-devotion, personal devotion o mga ganito. Manood tayo ng morning devotion sa mga pastors, ganyan. That palagi din tayo doon sa personal devotion natin. Palagi tayong magbasa ng Bible. Kasi sa pamamagitan nun, mas makikilala natin sino ba si Kristo, sino ba yung tagapagligtas. Para mas masunod natin yung tinatawag na Great Commission na magturo tayo sa iba ng mga salita ni Kristo at ipakilala natin siya. Kasi applying our devotion will bring transformation. Kasi habang ina-apply mo yung mga natutunan mo na mga nababasa mo about kay Kristo, dun mas nababago yung sarili mo. Dun mas mapapabilis na maituro natin sa iba kung sino si Kristo. Kasi bago tayo lumabas ng tahanan para magturo na magandang balita sa iba, dapat nagsimula tayo sa sarili natin, tapos sa pamilya natin. Tapos saka tayo lalabas para turuan yung iba. Kasi paano kung sabihin ng iba na tinuturuan mo, paano na alam nila na hindi pa naman Kristiyano yung pamilya mo? Ano na lang iisipin nila, hindi ka nagsimula sa pamilya mo? Dapat bago tayo lumabas sa iba, dapat siguraduhin natin na naturuan din natin yung pamilya natin. Ayan, sabi ni Hudson Taylor, "The Great Commission is not an option to be considered. It is a command to be obeyed." Ayan, sabi doon, hindi dapat nating hindi yun yung option lang na gagawin natin kung gusto natin at hindi pag hindi. Yun yung utos talaga na dapat
responsibilidad natin na sundin yun. Sundin na ipamahagi si Kristo, na ipakilala siya sa iba bilang mga Kristiyano. Pero ang malaking tanong, sinusunod ba natin? Nagagawa ba natin na ipamahagi si Kristo sa iba? Kaya bilang Kristiyano, i-apply natin at hayaan natin yung buhay natin na magsalita na meron tayong Kristo sa buhay natin. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Lord. Salamat sa oras na pinagkaloob niyo po sa bawat isa para makapakinig ng inyong mga salita, Lord. Kami ay magsilbing tulay upang maging magkaroon yung ibang tao ng connection sa iyo, Lord. Sana kayo yung manguna para maituro namin sa iba kung sino talaga kayo at yung pinamumuhay namin na Kristo. At maiparamdam din namin sa iba yung saya na merong Kristo sa buhay namin, Lord. Mag-ingat sa amin sa buong araw, Lord. Ingatan niyo po. In Jesus' name we pray. Amen.